Salamat po sa napakagandang awit po na ipinagkalo po sa atin ni Brother. Ayan, so kung napapansin niyo po, puro mga juniors po yung nag-i-speaker po sa ating tuwing pong Miyerkules po sa Biyernes. Ako na po ngayon, kaya po medyo kinakabahan po kasi hindi naman po ako nag-i-speaker at minsan lang po ako magsalita sa harapan po ng lahat ng tao. Kaya po, bago po tayo mag-start sa ating pag-aaral po ngayong gabi, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Ang banal na nasa taas-taas ng mga langit, Lord, binabalik ko sa inyo ay magpapulit para sa inyo. Nadalain ko po, Lord, na naway sa aming programa po ngayong gabi. At patuloy po sana kami kabayan at tinatapos po ang aming programa. Gabi ito ng maayos at malahat. Nadalain ko po na naway sa ating message po na nais nyo po ipahawat sa mga. Kayo po sana ang mauna sa amin at kayo po ang mahal. Maramdaman po namin ang inyong parang tawarin nyo po sana kami sa inyong mga pagpulat pagkakasal. Si man po salita, si man po yan. Magdadalang si matangin sa mga na Yesus na aming kapag. Ayan, so yung pag-uusapan po natin sa gabi ito ay tungkol po sa mga problema po na ating kinakaharap po sa ating pang-araw-araw na pamoy. Kasi po, di ba, napapansin po natin sa paligid po natin o sa mga sarili po natin, yung parang sa panahon po natin ngayon, madami na po talaga tayong na e-experience po na problema. So, ang pamagat po ng ating topic ng gabi ay God's purpose behind your problem. Ang ating key text po ngayong gabi ay matatagpuan po sa Romans 8. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yan, may tanong po ko sa inyong lahat. Do you have problems? Tayo po ba, may problema po ba tayo sa ating buhay? Tanong ko po kayo isa-isa. Kung may mga problema po ba tayong nakakaharap sa ating buhay. Kaya po, Sister Nancy, may problema po ba kayo? Hello. Nakamit po ate. Hindi po kayo marinig pa. Unmute po. Okay na. Medyo marami din. Wala namang taong walang problema. Tawa si Ronald. Pero, yung problema na yun, siguro tawanan na lang natin para hindi tayo ma-stress. Yun lang. Yan, thank you po. Kayo po, Sister Marie. May problema po ba kayo sa panahon po natin? Problema, yes, marami. Pero ipinapaubaya ko na lang sa Panginoon. Iniluluhod ko lahat ng problema ko sa Kanya. Kaya nothing to worry. Nandyan ang ating Panginoon na mas malaki pa sa ating problema. Ayan, amen. Ikaw pa. May problema ka pa. Siyempre, sabi nga nila, diba, ay lahat ng tao may problema talaga. Simula nung pumasok yung kasalanan sa mundo, may problema ng tao, kakambal na natin yung problema. Pero, yun nga, ang maganda lang is alam natin na may pangako ang Panginoon na siya yung tutulong sa atin. Namang problema meron tayo, hindi niya nabibigyan ng problema o pagsubok man yan na hindi natin kaya. Kaya, yun, magtiwala tayo sa Panginoon. At lahat ng yan ay malalampasan natin, for sure. Ayan. Po, si Sister Gina Lynn, ikaw po ate. Marami din ha. Marami. Ayan, thank you po. Ayan, so, lahat naman po talaga tayo may mga problema po na kinakaharap po sa ating buhay. Parang naging normal na lang po sa tao na magkaroon po ng problema. Ayan, so,
Ito po yung mga problema po na usually po na na-experience po natin sa ating pang-araw-araw na pamilya. Unang-una po dyan is yung depression po. Marami pong nakakaranas po ng ganyan sa ating buhay po ngayon, lalo-lalo na po sa mga bagay po na nangyayari po sa ating sarili, sa ating mundo. Marami po nakakaramdam ng depression at nagiging isang malaking problema din yan sa buhay po ng tao. Yun po dyan is yung peer pressure. Parang dito po, parang nape-pressure po yung mga tao sa sarili po nila at nagiging problema po nila yung parang masyado po nilang iniisip yung mga sasabihin sa kanila ng tao. Kaya po, nahihirapan po sila, naharapin po yung pang-araw-araw ng buhay. Kaya po, problema din po. Sa social media naman po, marami din pong problema kasi mga news po, mga bagay po na kumakalat po sa social media, nagiging problema din po sa atin. Saka po yung pagiging addict din po natin sa social media, nagiging problema din para po sa atin. Hindi na po natin makontrol yung sarili. Sa academic problems naman po, nangyayari po yan sa mga kabataan or sa mga estudyante po, lalo-lalo po sa module po ngayon, nahihirapan po lahat na mag-adjust kasi po, mahirap po talaga matuto kapag walang nagtuturo sa inyo. Kaya po nagiging problema po yung estudyante. Paano po bang mangyayari sa grades nila kung tataas po or ba? Sa bullying din po, marami din pong nakakaranas niyan, sinasaktan po sila or parang sa salita din po, parang nasasaktan din po ibang at nagiging bullying din sa kanila. Yung next naman po, sa money at saka financial status or problems. So, kung saan po ba tayo hanap ng pantustos po sa pang-araw-araw na pamuhay. Nangyayari po ito sa mga magulang po natin. Kung saan po ba sila ng kuha ng pangkain, saan po sila kukuha ng mga bagay po na kailangan po natin sa ating araw-araw na pamuhay. Sa family problems naman po, parang hindi rin po ito may iwasan. Isa po, nawawala na po ng communication yung bawat member po ng pamilya at masyado na pong hindi nagkakaintindihan at wala na pong time po para sa isa. Kaya po nagiging problem po ito. At minsan din po, yung parang kapag po lumala na po yung problema, parang nagkakahiwalay-hiwalay na rin po yung pamilya. Ganyan din po sa issues related to body image, parang masyado po tayong na-insecure po sa mga bagay po na meron po sa ating katawan. Pero kahit po ganun, kailangan po nating tandaan na ang Panginoon po ang gumawa sa atin. Sa substance abuse naman, siguro naman po wala naman pong gamit po ng mga substance po na hindi po maganda. Kaya po. Pero po sa mga tao po kung nagamit po niyan, nagiging problema din po yan kung paano po ba nila mapipigilan po yung sarili na nagamit po ng mga substances po. Maganda. Sa 10 naman po, sickness, kagaya po sa atin yan, sa pandemic po na ating naranasan, naging malaking problema din yan sa atin. Kaya po, nahihirapan po tayo sa ating araw-araw. 5 ways God's want to use problems in our life. May 5 dahilan daw po kung bakit daw po tayo binibigyan ng ating Panginoon ng mga problema. Una-una po dyan is, God uses problems to direct you. Kasi po di ba may mga times po na sobra na po tayong nakikiayon po sa mga makamundong bagay na nakakalimutan na po natin ang ating Panginoon, hindi na po natin siya nakausap, hindi na po natin siya binibigyan po ng oras. Kaya po, sa mga times po na gano'n na ginagawa po natin, para pong ng Panginoon, bigyan po tayo ng problema para po makuha po ulit yung attention po natin sa Kanya at hanapin po natin ulit siya para po matulungan po tayo, matulungan niya po tayo sa mga problema po natin. Ayan. So may dagdag po ba kayo sa God uses problems to direct? Kaya po, Sister Marge. Kasi tayo mga Kristiyano, the more na maraming problema, the more na niluluhod natin yun. Kaya lalo tayong nagpapakalapit-lapit sa Panginoon kung tayo ay may mga problema.
Yun. Kasi yun lang, siya lang talaga ang ating pag-asa eh. Diba? Kaya nagpapakalapit-lapit tayo sa Panginoon. Ayan, amen. Kaya po, brother, on that. Tama po yun. Nakakalungkot nga lang, di ba, minsan? Kasi minsan hinihintay pa natin na magka-problema bago tayo lumapit sa Panginoon. So sana ay huwag nating hintayin yung magkaganon tayo. Pero kadalasan yun ang nangyayari. Minsan din dahil sa kasalanan natin ay talagang kailangan ano, mayroong consequence, di ba? Kaya yung consequence yan, yung mga minsan yung mga problema natin, consequence yan doon sa kasalanan natin. Kaya importante or maganda yun na may consequence para nga tayo ay ma-remind. So isang paraan yun na binigay sa atin ng Panginoon para ma-remind tayo na dahil sa ating pagkakamali, dahil sa ating paglayo sa Kanya, ay dumating tong problema natin. At doon na tayo talagang babalik sa Kanya or lalapit sa Kanya. Kasi siya lang naman yung talagang makakatulong sa atin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Yung sabi po ni Papa na kailangan po talaga hanapin po natin yung Panginoon kapag po mga problema po tayong naranasan po sa ating. Meron pa po ba? Nice po. So, number two po, God uses problems to inspect you. Ayan, so, inspect you. Ano po bang ibig sabihin ng inspect? Parang mas makilala po tayo. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng problema para po mas makilala po tayo. Kung paano po ba tayo magre-respond sa problem po na binigay niya po sa atin. Kasi po, di ba, minsan po kapag po may mga problema po tayo naranasan, parang doon po, mas lumalabas po kung ano po ba tayo, kung gaano po ba kalakas yung pananampalataya po natin sa Panginoon, kung hayaan po ba natin yung problema ngayon talunin po tayo or magpapatalo po ba tayo sa problema ngayon, or hahayaan po natin na yung problema ngayon magturo po sa atin na mas maging matatag po at manampalataya po sa atin. Ayan, sabi nga po sa James verse 1:2-3, when you have many kinds of problem, you should be full of joy because you know that this trouble tests your faith and this will give you peace. Sabi po dito na, kapag daw po tayo may problema na kinakaharap, parang matuwa po tayo na nagkakaroon po tayo ng problema kasi po yung mga problema po, tinatest po yung pananampalataya po natin sa Panginoon at magbibigay po sa atin ng patience. Pero di ba, minsan po, mahirap po talaga kapag may problema tayo na maging masaya kasi sino po bang magiging masaya kapag may problema din? Kaya po, pero tandaan po natin yung sabi po sa Biblia na kailangan po, tingnan po natin yung positive side po ng problema, hindi lang po yung puro negatives. May dagdag po ba kayo dito sa God uses problems to inspect you? Kayo po, Brother Lucio. Nice po ba kayong share? Wala naman. Ikaw po, Sister Gina Lee. May nais po ba kayong bahag? Mga ano po, experiences po. Experience. Ayan, so. Yun nga. Mas nakikilala tayo ng Panginoon. Ito nga. Ayan, mas nakikilala tayo ng Panginoon kapag may problem tayo kasi di ba minsan parang sinasabi natin, oh, malakas ako, malakas ako. Malakas ang faith ko, hindi ano mangyayari sa akin. May mga ganong words minsan. Tapos pag nandun na tayo sa kanagitnaan ng problema, ay nawawala na tayo, pagiging Kristiyano natin.
Kaya yun, hindi natin diba sabi na malakas tayo ngayon sa faith natin. Kumbaga, na binimeasure ng Panginoon kung gaano tayo kalakas. At nakikilala tayo, mas nakikilala tayo ng tao, yung mga nasa paligid natin kapag may problem na tayo. Yun, sa words natin. Kasi minsan, di ba, may paggalit ka, nagsasalita ka ng bad words. Diba? So, hindi mo, kaya ibang tao, kapag gano'n na yung nangyari, eh, ba't ganito siya? Eh, ganito pa naman yung ano niya, religion niya. So, yun, na nadadamay lahat. So, pag may problem tayo, sana mag-ingat din tayo sa mga sinasabi natin. At sana hindi tayo dumating sa punto na sinisisi natin ang Panginoon sa mga problema na meron tayo. Tandaan din natin na ang problema ang nagpapatibay sa pananampalataya natin. So, kakambal na siya ng buhay. Kung wala tayong problema, parang hindi challenging mabuhay sa mundong to. Yun po. Yan po. Amen. Kasi po, ganun po talaga kapag po may mga problema po tayong nararanasan. Parang mas lumalabas po yung pag-uugali po natin. Parang nag-iiba po yung the way na mag-act po tayo, the way na magsalita po tayo. Parang nag-iiba po talaga. Kaya po, kailangan po natin tandaan na mas mag-igi po na maging mabuti po tayo kahit may mga problema po tayong naranasan. Number 3, God uses problems to correct. Sabi po dito, some lesson we learn only through pain and failure. It's like that as a child, your parents tell you to not touch a hot stove, but you probably learn by being burned. Sometimes you only learn the value of something, health, money, a relationship by losing. Ayan, so ito po tayong itama po ng ating Panginoon. Kaya po binibigyan po tayo ng mga problema po sa ating buhay. Tulad na alam po, minsan po kasi po, di ba, may mga times po na hindi na po natin alam na mali na po pala yung ginagawa po natin. Pero patuloy pa rin po tayong, patuloy pa rin po natin ginagawa yan. Kaya po, binibigyan po tayo ng Panginoon ng isang bagay na para po ma-realize po natin na mali na po pala yung ginagawa po natin at para po ma-correct po yung mga pagkakamali po na ating ginagawa. At, kasi po, di ba, kagaya nga po ng sabi dito, kapag nasaktan po tayo, nakaramdam lang po tayo ng failure, doon lang po natin makikita yung mga bagay na mali po natin. Ayan, so, sino po may dagdag dito po sa God uses problems to. Ang sabi po dito ni Sister Cheng, saka dapat maging masaya tayo kapag may problema kahit mukhang mahirap gawin at madali lang sabihin kasi beyond all our problems, there are a blessing. Ayan, so sabi po dyan na kapag po may mga problema, hindi po natin alam na yung problema pa lang yun, makakatulong din po sa atin, sa ating buhay. Okay, tama naman minsan talaga kinokorek tayo. May mga pangyayari sa ating buhay na kalimot tayo or nadadala tayo ng ano, 'di ba, ng depression. Kaya minsan pinapahintulutan ng Panginoon na mayroong hindi magandang ano nangyayari sa buhay natin. Kasi nagliligaw na nga tayo, so kailangan mayroong reminder sa atin. So, kaso nga lang, yun, sana nga, huwag na natin, ano, pabutin nga sa ganun. Kasi alam na naman natin eh, meron ng mga example na pinakita sa Bible, alam na natin na pag tayo ay lumayo sa Panginoon, eh meron talagang consequence sa buhay natin. So,
Siguro kung walang iniwan, kaya nga iniwan ng Panginoon yung kinasalita, di ba? Yung Bible, iniwan niya sa atin. Para maiwasan na sana yung mga hindi maganda nating, hindi mabuting mararanasan natin. Nakita niya sa atin yung mga sitwasyon, yung mga pangyayari na, yung mga pagkakamali ng mga nauna sa atin, yung mga unang mananampalataya. So, kaya kung susundin lang talaga natin, kung pag-aaralan natin yung Bible, ay hindi na sana kailangan na i-correct pa tayo. At hindi na sana natin maranasan yung mabigat na konsekwensa na ng problema. Pero kung hindi pa talaga maiwasan, ay tandaan natin na mayroon pa rin Panginoon na kung tayo babalik sa Kanya, kung tayo tatawag sa Kanya, ay handa siyang tumulong sa atin. Handa niya tayong sagipin sa anumang sitwasyon na doon tayo. Gaya po na sinabi ni Papa, tingnan din daw po natin yung mga naka-experience po ng mga problema po sa Biblia. Kung paano po ba nila dinil po yung mga problema po na ibinigay po ng Panginoon. Sister Evelyn daw po may sasabihin. Akin ako pre. So, sa akin po, ano, as a kabataan, siguro po kapag, ano, kapag may times na pakiramdam natin, binibigay na ng Diyos yung, ano, mga gusto natin, may times po na nakakalimot tayo eh, nakakalimot tayong humingi sa Kanya na, pag nakukuha na natin yung gusto natin, nakakalimot tayo na dapat pala magpasalamat pa ako, pre, nun. Eh, kaya po tayo binibigyan ng Panginoon siguro ng problema, hindi dahil sa gusto niya tayong pahirapan. Kino-correct niya lang tayo din sa mga bagay na sa tingin niya ano, mali na. Sabi niya po na sa mga problema daw po natin, hindi po tayo binibigyan ng problema ng Panginoon para po bigyan po tayo ng pasakit po sa sarili or ng bigat po sa ating sarili, kundi may bagay lang po ang Panginoon na is pong ituro sa atin, mga panibagong bagay, mga realization po na nais pong bigay sa atin ng Panginoon para po mabago po natin yung sarili natin, para po ma-change po natin yung mindset po natin sa isang banal. Ayan, so number four po. God uses problems to protect you. A problem can be a blessing in disguise if it prevents you from being harmed by something more serious. Ayan, sabi po dito na, kagaya po na sinabi ni Cheng po kanina na yung problema daw po, pwede din po siya maging blessing in disguise. Yung kala po natin yung problema, ito para lang po magbigay sa atin ng bigat ng loob. Pero may purpose po pala yung problema ngayon kung ba't binigay po sa atin ng Panginoon. Purpose po na protektahan po tayo sa mga bagay na, sa mga decision po na minsan po akala po natin tama. Pero maling-mali po talaga. Blessing in disguise din po kasi po, pwede po din po tayong protektahan po sa mga tao po na nakapaligid po sa atin. Ay, kala po natin mabuti po siyang tao, pero in the end po, hindi naman po pala siya nakatulong po sa atin. Or parang yung taong po yun, makadala po sa atin sa kapahamak. Ang sabi nga po sa Genesis 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for you. Sabi po dyan na may mga tao po nakapaligid po sa atin na gusto po tayong saktan. Or yung mga problema po na meron po tayo, parang tinetest po tayo or binibigyan po tayo ng pasakit sa ating sarili. Pero po, ang Panginoon po, binigay niya po yung mga bagay na yun para po sa ating kabutihan o para po sa nakabutihan. Makakabuti po sa ating isa para po sa ating family. Number five po, God uses problems to perfect you. Problems when we responded to correctly are character builders. God is far more interested in your character than your comfort. Your relationship to God and your character are the only two things you're going to take in training. Ayan. God uses problems to perfect. Di ba naman po sa atin mga tao, wala naman po talagang perfect na tao dito sa mundo. Kaya po,
Binibigyan po tayo ng Panginoon ng problema para po makita niya kung paano po ba tayo mag-respond doon, kung magiging matalino po ba tayo sa pag-respond po sa mga problema niya sa atin. Kung ma-improve po ba nito yung character po natin at yung pag-uugali po natin. Kasi po, yung Panginoon po, parang nakikita niya po yung mga pag-uugali natin sa lahat po ng bagay na ginagawa po natin sa mundo. At yung pag-uugali po natin at yung relationship po natin sa Panginoon, ay lang po yung madadala po natin sa langit kapag po nakapunta po tayo sa langit na bayan. Kaya po, gusto po ng Panginoon na i-perfect po tayo, i-train po tayo kung paano po ba mamuhay ng mas mabuti at mas maayos po. Kung paano po ba tayo magiging Christ-like, magkaroon po ng Christ-like character po natin po sa Kanya. May dagdag po ba kayo dito sa God uses problems to perfect people? Kaya po, Sister Marge. Dagdag. Ang hirap naman ang tanong mo, Dos. Siguro, kasi doon tayo hinuhubog sa problemang yon. Hinuhubog tayo kung paano tayo maging kasi kung paano tayo maging malakas sa pananampalataya, paano sa dahil sa problemang yon o paano nating dalhin, hinuhubog tayo sa mas mabuting kalagayan sa pagsusolve ng ating problema. Sa tulong ng Panginoon, ay malamang inaano tayo, piniprepare tayo na maging perfect sa lahat sa tulong ng Panginoon. Nang dahil sa problema, kung paano kasi natin dinala ang problema, kung paano natin sinolve sa tulong niya, yun, doon tayo hinuhubog ng Panginoon na maging perfect. Sa palagay ko lang, ha? Kaya po, Sister Cheng, may dalagdag mo pa kayo. Hello, hindi po. So, ayun, yung gaya nga po ng sinabi ni Sister Marjorie. So, bali, naman po, yung mga problema kasi na dumadating, matuwa tayo, ganito raw kasi yan. Matuwa daw tayo kapag may problema dumarating sa buhay natin. Kasi kapag wala ka ng problema, ibig sabihin, hindi ka na buhay. Kumbaga, matuwa tayo kapag may problema dumarating sa buhay natin kasi ibig sabihin, patuloy tayong binibless ni God, patuloy siyang gumagawa ng miracle sa bawat buhay ng tao, sa bawat buhay natin, ganyan. Na kung saan ang kailangan lang natin, kasi pag binigyan tayo ng problema, hindi naman yan pinapahirapan ka ni Lord. Ibig ni Lord sa kanya, kasi baka minsan napapalayuhan na. So, gusto kanyang, sabi nga, isubmit mo sa kanya lahat ng problema mo at bibigyan kanya ng kapahingahan. So, gusto niya na magkaroon ka ng connection. Kumbaga, i-maintain natin. Kasi wala talaga tayong magagawa sa sarili natin, kung aasahan lang natin yung sarili natin. So, yung problem, yun nga, matuwa tayo, kahit medyo mahirap gawin, matuwa tayo na may problema tayo kasi hindi natin namamalaya na unti-unti na pala natin nalalampasan yan as long as sinasubmit natin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi, yun nga, wala tayo, hindi natin malalampasan lahat ng problema kung hindi natin siya isasama sa buhay natin. So, ayun. Amen. Sabi po na wala po talaga tayong magagawa kung yung problema po natin, iaasa lang po natin sa ating mga sarili. Kailangan po talaga natin hingin yung
tulong po ng Panginoon kapag po may mga problema. Kaya po, Brother Lito. Dalagdag po kayo. Meron lang akong tanong. Naniniwala ba kayo na pinahintulutan ng Panginoon ay isang problema upang makaiwas ka sa higit na malaking problema? Di ba, no? Halimbawa, ganito. Nasa bahay ka, may ginagawa ka. Tapos na full ka sa hagdan. Dahil doon, napilay ka. Hindi ka na makadrive ng sasakyan. So, paano magiging ano yun? Paano magiging blessing yun? Anong malay mo kung nagdrive ka ng sasakyan mo, makamit ka na, mga aksidente ka. Di ba? Hindi na alam mo, hindi natin alam eh. Hindi natin alam yung ganun eh. Kung anong mangyayari. Kaya, even, kahit na yung aksidente na ganun, it is a blessing. Yun ang number one, number two. No? Alam niyo ano mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin, ano, yung bang full surrender sa kanyang kalooban. Alam niyo, isa kang natutunan ko sa problema na to, yung sa akin sa sasakyan. Alam mo, pagkanod, dumadating yung pagkanod, akala ko hindi na under, pero alam mo, no, tapos dumating sa isi ko, panit ang tukso, dumating sa akin. Naku, wala na yan. Hindi na ma-repair yan. Alam mo, dumating ako sa punto na sabi ko, bahala ang Panginoon ko, siyang bahala dyan. Kung anong gusto niya, yun na lamang. So every time magkaganon, ang natuto na ako na kung anong gusto ng Panginoon, yun ang masusunod. Bahala siya, alam niyang pinakamabuti para sa akin. So ganun ang ganun. At nakita ko, ano, nagiging automatic na sa akin na kapag may problema, bahala ang Panginoon. Siyang bahala mag-lead sa akin kung anong gawin, gusto mangyari. Yun ang masusunod. Ibig sabihin, sa turo ng Panginoon, natutunan ko. Ano na, ang lahat ng bagay, isuko ko sa kanya. Hindi ko papahirapan ang sarili ko na maghanap ako ng solusyon. Ano? Kundi siya yung nagsasabi sa akin kung anong magiging solusyon. Siyang kumikilo sa akin kung kailangan solusyonan. Kaya ganun. At alba, ganito. Itong naranasan ko. Kailangan ko ng pyesa ng kotse. Meron dalawa akong alam na suppliers. Ano? Panginoon, saan ba't ano? Mangyari, pagtawag ko rito sa isa, hindi siya masagot. Tatawag ako rito sa isa, sasagot. So, doon ako makakuha. Pag-check ko rin sa isa, magkano bang presyo niyan? Mas mahal doon sa hindi sumagot sa akin. Parang ganun, ano? So sa akin, doon sa naranasan ko, it is useless complaining. Ano? Ang pinakamaganda talaga doon, kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon, ano? Yun ang masusunod. And it takes a full surrender. Ano? A full surrender sa kalooban ng Panginoon. Kung anong gusto niya, siyang bahala. Sa akin, yun ang natutunan ko sa lahat ng mga nakarang experience ko sa loob ng isang buwan at kalahati. Mahaba-haba eh, ano? Mahaba-haba. At natutunan ko, alam niya, mga kapatid, pati yung barya ko, nauubos eh. Sasakay sa sasakyan, ano? Sakay na sakay. Yung buo, nagiging barya, no? Yung barya, naging nauubos. Ano? Pero bahala ang Panginoon. At saka pagka dumating, ano, yun nga, pati yung sa matter ng pera, ay, sabi ko, bahala ng Panginoon dyan. Ang naano ko, naisip ko palagi, mga kapatid, yung kay Amasaya, ano, nagka-problema siya, ang sabi ng prophet saka ng Panginoon sa kanya, my God can give you much more than this. Kaya sa akin, pagka dumating yung kanyang problema, nasa loob ko agad dyan, sabi ko, my God can give you much more than this. Ha? Tahimik na ako. At sa nakita ko mga kapatid, talagang lubhang naging malaking pagpapala yung mga nangyari sa akin itong mga nakaraang buwan. Ano, nakaraang mga linggo. Ano? At bagamat dumating yung time na mission, talaga hindi ako makahinga, no? Sa pag-aalala. Pero sa'yo, bahala ang Panginoon. No? Mawala. Tapos gagawin ko, mag-exercise ako. No? Nawawala yung tension.
O ayan, sabi ko, ayan, naalam ko ng solution sa aking ano, pagka ako'y meron stress, mag-exercise ako. O yun. So marami rin akong natutunan. Ano? Ganun mga kapatid. Actually, problems are a blessing. Blessing yan ang malaki. Hindi tayo dapat na magalit, hindi tayo na dapat na malungkot. We should be thankful. Kasi, katulad ng sabi ng isang kapatid, kapag wala kang problema, ibig sabihin, patay ka na. Ang patay lamang, walang problema. Tandaan natin yan, mga kapatid. The fact na mayroon tayong problema, ibig sabihin, buhay pa tayo. And praise the Lord, at tayo buhay. Ganun lang, ano, Dos. Yun lang, sa tapos ng haba. Amen. Bahala po talaga ang Panginoon sa mga problema po na meron po tayo. At tandaan po natin na ano po, kapag may problema po tayo tapos parang feeling po natin hindi na po natin kaya, ipag-pray lang po talaga natin sa Panginoon kasi po doon po masasabi po natin sa Panginoon yung mga naramdaman po natin, masasabi po natin kung kaano na po ba tayo nahihirapan. At sure po tayo na tutulungan po tayo ng ating may gusto akong ang problema, maliit at malaki, wag na, kapag maliit, wag natin isipin, kaya natin. Ibigay natin sa Panginoon. Kasi madalas, iniisip natin, kaya natin, pagkatapos pala. Anong nagiging bunga? Nagkakaroon tayo ng self-confidence. Nawawala ang pagtitiwala at pagsanding natin sa Panginoon. Kaya kahit na maliit na problema, ibigay natin sa Panginoon. Bahala siya na mag-lead sa atin. Huwag nating isipin na maliit yan, baka magalit ang Panginoon, hindi natin kakayanin. Ang gusto ng Panginoon, makita kung gaano talaga ma-develop sa atin yung total dependence sa Kanya. Yung ganap na ano, at lubos na ano, na pagsandig sa Kanya sa lahat ng bagay. Kasi, alam mo, yung maliliit na bagay ang ano eh. Ang maliit, nagiging problema natin eh. Ang lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. Tandaan natin yan. Kapag ang maliit na bagay, maliit na problema, hindi mo nagbiligay sa Panginoon, ibig sabihin, darating ang punto kahit malaki, magkakaproblema ka na. Kaya sa atin, kaya maliit, kaya malaki yan, takbo agad sa Panginoon. Anong malay mo? Yung solusyon na nalalaman mo sa maliit na problema mo, mali pala. May ang Panginoon, may mas mabuting solusyon. So, we should never think na gano'n na kahit pagka maliit, pwede na natin galian, sabi natin, kaya natin yan. O, kasi nga sabi na, narinig yan sa mga Adventist pati, kaya mo yan. Hindi, huwag ganun. Mga kapatid, ang isang tao, kahit na sa palagay niya, kaya niya. Kung kailan sinasabi niya ang kaya niya, doon nagkakaroon ng problema. Kaya lahat, pinakamaganda, lahat ng bagay, dali natin sa Panginoon. Ah, di ba? Sabi na, but in everything, by prayer and everything, be careful for nothing, but by prayer and supplication. Di ba? Yan ang sinasabi. Kahit na anong bagay, kay maliit, kay malaki, huwag tayong mahiya sa Panginoon, sabihin natin. Doon lang natin maasahan. Pag dumating tayo sa punto na lahat ng bagay, tayo ay maasa sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Kasi hindi tayo matututong magtiwala sa ating sarili. Ang mahirap kasi pag natuto tayo magtiwala sa ating sarili, ibig sabihin, ang pagtitiwala natin, nawawala. Ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos, nawawala. Nababawasan kung hindi man, nawawala agad. So yun ang ating gawin. Ang gusto ng Panginoon, tayo umasa sa Kanya, magdepende sa Kanya, magtiwala tayo sa lahat ng bagay. Maliit na problema, malaking problema, bahala ang Panginoon. Tutulungan niya tayo. Amen. Thank you po, brother. Ayan, so, at ngayon po, titingin po tayo sa Bible. Kung sino po ba yung mga characters po sa Bible na naka-experience po ng mga matinding problema po. Ayan, so, una po sa kilala naman po natin siyang lahat, di ba? Si Job po, na naka-experience po siya ng matinding problema po kasi po, di ba, parang pong nawala na po lahat kay Job, nawala na po yung kanyang mga anak, nawala po yung kanyang kayamanan, nawala po yung kanyang asawa, mga kaibigan. Pero po, sa kabila po ng mga bagay na yun, patuloy niya pa rin pong kinala po yung Panginoon at pinapurihan po ang kanyang pangalan kasi po, naniniwala po siya sa ating Panginoon na magpapasalamat nga po tayo sa Panginoon kapag binibigyan po tayo ng mga bagay po sa ating buhay. Pero po, kapag naman po may mga problema, parang
diyan po parang di po tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi po nakikita po natin yung problema as a negative thing po. Kaya po nagpasalamat din po si Job po na may problema po na dumating sa kanya. Yung next naman po is si Moises po. Nag-suffer po siya kung paano niya po ba madadala po yung mga Israelites po sa promised land po na pinangako po ng ating Panginoon. Kasi po, di ba, sobra pong reklamador po ng mga Israelites. Parang lagi po silang nagreklamo, daing po sila ng daing dahil po nilang sinasabi po kapag hindi lang po na nangyari po yung gusto po nila. Kaya po parang naging problema po yun kay Moises. Pero po, ano pong ginawa ng Moises? Kahit po napaka dahil pong mga problema po na dumaan po sa kanila habang lalakbay po sila sa ilang. Nanalangin po siya sa Panginoon. At may mga times pa nga po na parang gusto na pong lipulin ng Panginoon yung mga tao. Pero po, ang ginawa po ni Moises, patuloy lang po siyang nanalangin sa Panginoon at hindi po yung gabay po ng Panginoon sa lahat po ng kaya may tanong po ako sa inyo. Si Jesus din po pa, nagkaroon din po ng problema po sa dito po sa mundo po ng tao. Kayo po, Brother Lucio. Tanong. Si Jesus nagkaroon ng problema? Opo. Oo naman. Kaya lang. Kasi, like for example, sa kanyang mga kapatid, nung maliit pa siya, siya ay inuusig na. Hindi siya pinaniniwalaan. Problema lahat yun. Pero sa kanya, siguro nga, depende sa pagtingin mo eh. Kaya nga, Panginoong Jesus, kaya nga, totally, ganap, lubos na siyang sumasandig sa kanyang ama. Kaya siya palaging nasa panalangin, di ba? Nasa panalangin, binibigay lahat sa Panginoon. Kaya hindi siya naapektuhan eh. Kaya wala namang nabuhay sa mundo nito na walang problema. Ha? Ang pagkakaiba lang ay kung paano mo pinakikitunguhan ng problema. Yan ang pagkakaiba ng mga tao. Meron mga tao na nagkakaroon ng depression, gawa ng problema, na uwi sa pagkamatay. Pero may mga tao na kahit nakakaroon pa laki ng problema, nakatawa pa rin. Di ba? Di ba? Yan ang makita natin. May mga tao na masaya pa rin. Hindi dahil sa gusto na lang may problema sila. Kundi dahil sa meron silang Diyos na pinagtitiwalaan, na alam nila na tumutulong sa kanila. Kaya pagka ganun ang ating pananaw sa buhay, hindi tayo malulungkot. Kaya patutulan ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus may palagi ang kapayapaan sa kanya. Kapayapaan sa kanyang sarili. Talagang nandun. Kaya nagsabi niya, "My peace I give unto you." Ano, di ba? Kasi yung kanyang kapayapaan talagang walang makapakapantay. Ganun ang nangyayari sa tao. Pagka yung pagtitiwala mo sa Panginoon, lubusan. Ganun ang Panginoon. Kahit isang sandali, hindi sila walang tiwala sa Panginoon. Kaya hindi mo mahalat ang may problema, ano? Ganun. Amen. Sige, dagdag lang din po siguro. Tama po 'yon na yung Panginoon ay yung problema natin mga kapatid. Dito rin talagang sinusubok dito eh. Dalawang bagay kasi 'yan eh. It's either makita na ikaw ay talagang sumusunod sa Panginoon or it's either na ikaw ay pakitang pakitang tao lang, kumbaga sa sumunod ka lang sa salita. Kasi tingnan mo sabi kanina doon sa panglima, di ba? Ito ay ginagamit para maging perfect yung tao. Paano ba sinasabi na si Abraham, di ba? Naging father of faith siya. Dahil binigyan siya ng malaking problema. Kung yung approach niya, yung pagsagot niya sa problema ay hindi siya sumunod, ay hindi makikita, hindi talaga lulutang yung kanyang pananampalataya. Pero dahil sa problema yung nabigay sa kanya, tipin mo, di ba problema yun na anak mo ay ibibigay mo sa Panginoon, ikaw pa mismo ang mag-aalay. So malaking problema sa kanya yon. Pero dahil nagtiwala siya sa Panginoon, dumutang yung kanyang
yung kanyang pananampalataya. So talagang ginamit yun para makita yung pananampalataya ni Abraham kung bakit siya tinawag ng Panginoon. So ganoon din sa atin. Minsan ginagamit niya ng Panginoon para may pakita yung kung ano talaga tayo, anong klaseng tao tayo. Dito natin masusubukan ang ating mga sarili na kung talaga ba tayo ay para sa Panginoon. Diba? Si Job, doon, lumutang din talaga kasi pinagdududahan ni Satanas si Job eh. Oh, kaya lang naman yan siya ano eh. Kasi binagpapala mo. Diba? Pero dahil pinahintulutan ng Panginoon na maranasan ni Job yung lahat ng problema, ang napakatadig problema naman sa kanyang buhay, ay nakita na talagang siya ay perfect. At kahit man tayo makasalanan ngayon, ginagamit niya yung problema para tayo maging perfect naman. Kumbaga, katapos ng problema ito, ay talagang paalala ito ng Panginoon. Na-realize natin na talagang mukhang lumalayo na ako sa Panginoon. At from that time, ay kung magbago tayo, yun yung magtutulak sa atin na para maging, maging mananampalataya sa Panginoon. So malaking tulong yun. Yun yung reminder sa atin na tayo magbagong buhay, na tayo ay magtiwala sa Kanya. Hindi tayo hindi yung lalo tayong lumayo. So, nasa sa atin nga choice talaga. Kung tayo'y mas lalong lumapit sa Kanya or tayo'y mas lalong lumayo. Di ba marami, merong dalawang, ano yan, dalawang bagay na dapat natin pipigyan. So, may mga tao pumipili sa palayo. Sino bang sample sa Bible na papalayo yung sino lumapit? Siguro si Judas, nagkaroon siya ng problema pagkatapos niyang ipagkanulo yung Panginoon, nagkaroon siya ng problema. Alam niya na mali, pero mas pinili niyang lumayo sa Panginoon. Nagpakamatay. Si problema siya. Kasi tinanggihan niya yung Panginoon, pero mas pinili niyang lumapit sa Panginoon. Kaya from that time, naging ano na siya, mas malakas. Naging nakita yung kanyang buhay na mas naging ano na siya. Masasabi natin yung pananampalataya niya, mas lalong lumago. May comment ako, Dos. May dagdag ako. Pwede? May dagdag ako, Dos. Nakikita po talaga natin yung kapag po nabigyan po tayo ng problema ng Panginoon, makikita po natin yung parang mangyayari po sa ating buhay kung magpapabago po ba tayo sa way po ng Panginoon or pipiliin po natin na parang i-ano po natin yung sarili natin, parang masyado po natin siseryosohin po yung problema na ibinigay po sa atin. Ang sabi nga po sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about everything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Huwag na po tayong magabag po sa mga bagay po na nangyayari po sa ating buhay o sa mga bagay po na meron po sa ating paligid. Kundi kung makakaramdaman po tayo ng mga ganong bagay, idalangin po natin sa Panginoon at sabihin po natin sa Kanya, makipag-usap po tayo sa Kanya tungkol po sa mga bagay po na naranasan. Sabi din po sa Matthew 6 verse 34, do not worry about tomorrow, but tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sabi po dyan na huwag po natin isipin yung mangyayari po bukas, kundi mag-focus po tayo sa ngayon po. At huwag po tayo mag-worry kung ano po bang mangyayari bukas, ano po bang mga bagay ang meron po bukas. Hindi, hayaan po natin yung bukas po yung mag-isip po sa kanyang sarili at ano na po natin, sabihin na po natin sa Panginoon yung mga worries. Sabi din po sa Isaiah 12 verse 2, surely God is my salvation, I will trust and not be afraid. The Lord himself is strength and my defense. He has become my salvation. Sabi po dito na ang Panginoon lang po yung lakas po natin at depensa po natin sa lahat po ng bagay. Na wala po tayong magagawa kung aasa po tayo sa sarili po natin. Kasi po yung Panginoon lang po talaga yung makapagdiktas po sa atin. Kaya ang kailangan po natin gawin, kaya ang bagay lang po na ating kailangan gawin is magtiwala po at wag pong matakot at gawin po yung will po ng Panginoon.
at wag po natin pangunahan yung nais po ng ating Panginoon para po sa atin. Sa key text po natin yun, sa Romans 8:18, basahin ko po ulit, sabi po dito, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed. Sabi po dyan, kung may mga sobrang problema po tayo nakaharap po sa ating pang-araw-araw na pamahay, huwag daw po natin i-compare yung problemang yon sa joy po na ibibigay po sa atin ng ating pamahay. Kasi po, isa po talaga, may mga tao po talaga na parang na-give up na po talaga sa problema nila. Parang hindi na po nila nakakayanan. Pero po, ang nagbigay po sa ang Panginoon sa atin ng pag-asa na kung may mga problema po darating sa atin, may saya naman po, may kapalit pong saya na ibabahagi po sa atin ng Panginoon na kaya po nitong alisin po lahat ng mga sakit or mga paghihirap po na nangyari po o nabigay po ng problema po sa atin. Ayun lang po ang mensahe po natin sa gabi ito at yung message po ito, parang paalala na lang po sa ating lahat. May mga problema po tayong kinakaharap. Tandaan po natin na may Panginoon po na lagi po nandyan, na handa po tayong tulungan at turuan po. Kasi po diba, malay po natin may purpose po talaga yung Panginoon sa mga problema na yun. Hindi lang po natin nakikita kasi napapangunahan po tayo. Napapangunahan po tayo ng things po natin. Kaya po, tandaan po natin na may Panginoon lagi po nandyan para po sa atin sa health. Lang po at happy.